Yun o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon, dito na tayo sa ano, sa ating Born to Die na ilalaro sa club din natin. So sila yung una natin pakakawalan. And then, tinapos ko na rin yung ano nila, yung kanilang trapdoor. Dahil sobrang na-busy tayo dito sa kabila. So dalawa kami ni Ama ang gumawa dito. Baka di niya naririnig. Ayun si Ama. Ginagawa mo. Napakain ng mga warrior nila. Yun. So ito yung mga ano, last week na dumating. Shoutout kay Rodriguez Lop. Kay Thunder Rising Slop. Kay ano, kay Golden Knight Slop. Tapos kay ano, tawag dito kay Drake Lop, kay Necesito. So eto na. Nagmamasid-masid kami sa kanilang drop. Okay na yung drop na ito. So possible next week nasa main loop na yan. Ito rin kay ano, yan. Okay na yung drop nila. Oh, kay ano po pala, kay Jonas Lop. Yan, ito yung huling nilagay na rito. So dyan lang yan. Tapos ito yung drop lang kay Louis Rodriguez. Kay ano, kay Jakaira. Yon. Shoutout sa iyo mga utol, sa inyo mga utol. Alright, so ito naman si ano, kay Bulutong, kay Lakabaw Lop. Yan, dalawa na yung may bulutong sa kanya, kaya inano ko, winalay ko, pero tuyo na. Yan, ito kakasingaw pa lang. So tignan natin na, dyan lang muna sila. Kung di mo nakikita, shoutout kay Lakabaw. Kung di nyo nakikita yung mga ibon niya nagkaklak, nandito na. Pero may mga sensor na yan. Okay naman yung drop nila, walang problema sa drop. Pero yung sa bulutong meron. So kailangan lang talagang ano, iwalay yan hanggang sa maging okay. And then doon natin sila iano, tag dito, ilalagay sa main loop natin. And then ito yung ano nila, yung parang ano, tag dito, rubber. Meron silang rubber diyan, yan. Kumbaga ano nila yan, open sila, pero dito naman sila naiinitan ng sobra dahil ano yan, tag dito yung labas-pasok ng hangin. So, isa yan sa mga magandang ano, quarantine para sa akin dahil namomonitor natin tapos na-adapt na nila yung ano, yung fresh water, fresh ano, air. Yan. Alright, so ito naman yung ano natin, mga anak na ito, ni Red Grizzle natin. Nandun na sa ano natin, sa Born to Die. Yan. Cannibal X Ganus. Tapos ito naman na nailipat na rin natin yung ano nila, yung kanilang anak. May itlog na ulit. Ito, tagal mang itlog. So, parang ayaw nyo na mang itlog ng hen. But, ayan lang natin yan dyan kasi di pa naman tayo nagse-separate kasi meron pa tayong last clutch na ginagawa. Yan. Tapos itong German Shepherd natin, Dimple. Hi, Dimple! Tingnan nyo, ginawa oh. Winasak. Wasak na wasak. So, nakakatagos na siya dyan. Pero, ayusin namin yan ni Ama today para di na siya makatagos. So, pagpapahingay lang natin yan. Alright, so mga tanim natin. Ito, pig ano? Pig tree. Kakalagay ko lang yan dyan. And then, may ugat na yan. So, sana mabuhay siya. And then, yung orange natin. Yung kalamansi natin. Yung sibuyas natin, nandun. Tapos, ito. May mga bago tayo rito. Ito naman yung ano natin, meron tayong okra na pinapatuyo. Ayan, pinapatuyo ko muna. Pero sa may mga alam kung paano ba magtanim ng okra, comment lang kayo. Pero pinapatuyo ko muna bago ko sila baklasin para itanim. Ayan, tapos meron din tayo rito ng tawag dito, talbos ng kamote. Ayan. Tapos dare, sili. May sili tayo. Iba't ibang klaseng sili. Anong tawag to sa ano, yung yellow na parang sili? Yung mataba. Ano to? Paper. Yon, may ano tayo. Paper. Oh. Tapos ito, talbos ng kamote. Ito, tinanim ko lang to. Ayan. Bumili ako sa Filipino store. Tapos, pinapaugat natin siya. Hanggang sa pumunta ako ng Walmart, may nakita akong ano, may mga ugat na. So, bumili tayo dalawa. Yan, dalawa. Tapos meron tayong dalawang sili ulit. Tapos sa strawberry para kay Amaya. Yan. Tapos yung mga ano natin dito, I think wala na to. Ayan. Tumubo dito, pero dito walang, may onti lang. Ayan, onti lang. Pero possible na wala na kasi ano,
Nalagay ko doon sa may ano natin, sa may landing board. Naubos yung ano doon. Nangyari umulan. Na ano sila, tag dito ha, napuno ng tubig. So possible na wala na yung iba diyan, pero yung mga nabuhay papaugatin ko lang. Ano yan, yung mga pangtaboy ng lamok. So gagawin ko, magtatanim ulit tayo. Tapos yung mga nabuhay is ano, tawag dito ha, ano natin, ipapalibot natin. So pinapatay ko na yung mga ano rito, yung mga yan, mga damon ligaw pati nando sa sulok. Pinapatay ko na sila, tapos puputulin natin sila. And then kapag ka okay na, yan, ano yun natin, tag dito, linisin natin. Alright, so ito, mali, pagkakalagay niya, ma, pinilit pa, pa, mali ito. Yung ano, yung nilagay mong patungan. Ito, ang higpit. Hindi, yan, ulang, hindi ko rin yan. Yan kasi ano, tingnan mo, hindi sila makakain. Ay, nasasakal. So ito ay ating mga ano, ito yung mga warriors natin. Yan, yung mga late hatch natin na nawalay. Ito yung mga born to die natin. Yan, born to die na anak ng mga champion. Grabe, ang lupit talaga. So itong ano, breeder cage na to, galing to ulit kay Randolph. Shout out to Randolph. Maraming salamat, thank you so much. Yan, so hindi ko pa siya nahanapan ng pwesto. Pero ginawa namin ni Ama, gawin muna namin silang pang-viewing dito sa mga warriors natin, kasi first out nila, first viewing nila sa labas. So dito ko sila nilagay. So paano nga ba nagpapaamo ng mga YBs? Sa mga newbie, hindi porket meron kayong aviary na kagaya ng ganito. Yan. Kasi yung iba umaasa na sa aviary, nakikita na nila yung labas. Pero isipin nyo, pagka ito lang, naka-aviary ka lang, ang nakikita mo lang, ito lang, itong side na yan, yung side na yan. Kaya pagka pinakawalan is nag-overfly. So ang pinakamahalaga, kahit may aviary kayo, kailangan yung ilabas yung mga YBs, kasi kailangan nilang makita kung anong itsura ng kulungan nila. Yan. So ito magiging ano to sa tanim natin. Yan. Meron rin pala tayo rito pinapaugatang ano, pinapaugatang mga namatay nung last year. Amin, may mga ugat na yan. Talong, tapos sa tawag dito, sile. So naka-harvest tayo last year, pero namatay siya. So nung tinanggal ko, may ugat pa, kaya binabad ko sa tubig. Eh baka magano, tawag dito, baka mabuhay pa. So di ko lang alam kung mabubuhay pa, pero may mga ugat siya. Tapos ito naman, talbos ng kamote ulit. Ayan, nilagay ko lang dyan. Baka sakali pagka napaugat, itatanim natin. So tatanggalin natin yan. Ayan, tatanggalin natin lahat yan. Papalitan natin ng lupa, lagyan natin ng tanim. Kaya kumuha ko ng mga pallets, mga ganyan. Kasi bala kong gawin ganito. Yan o. Diba ganyan, ganda, diba? So ganyan gagawin natin dito. Maglalagay rin ako rito ng ano, ng oregano. May oregano rin tayo doon. Yan. Tapos hindi pa tayo tapos sa pagbili ng ano natin, ng mga itatanim natin. Kasi nga, sayang yung space sa mga gilid. May mga nakatubo, pero di napapakinabangan. So palitan natin ng nang napapakinabangan. Itong puno na to, in the future baka tanggalin natin, pero papalitan natin ng puno na napapakinabangan tulad ng lemon. Yan, ito lemon. Meron tayong lemon dito, yan. Ito, maganda to, you know. Lemon kasi sila Ama is mahilig mag ano, tag dito, gumawa ng lemon juice. Ginagawa nila isa, kinakat nila, nilalagay sa tubig, yan. So kumuha tayo na may bunga na. So ibig sabihin, maganda to. Alright, so ngayon, kahapon ko lang kasi ito nabili, kaya hindi pa nakasetup. Tapos meron din tayo rito ang kamatis. Yan, may kamatis din tayo, syempre. Yan, nakakapanibago ba si Kuya Brown G? Yan, ngayon o. Tomato, better boy. May papangalan natin sa ibon natin yan. Better boy, tsaka better girl. Alright, ganda, di ba? May ano rin tayo, sibuyas din tayo, yan o. Maganda na. Tapos ito, grapes. Gumagapang to. Kaya, ano, tag dito, hanapan natin ang magandang gapangan yan. Pero syempre, sa ano lang, sa gilid-gilid lang. Yan. Sa mga, ano lang, tag dito, yung hindi kukuha ng maraming space sa area natin. Yan. Ang pinakamaganda rito kasi, meron tayong na harvest, di ba? Tulad ng ano, yung talbos ng kamote. Grabe, napaka-solid pala ng talbos ng kamote na yan. Marami palang benefits yan na pwede nating makuha.
So, pwede yan sa lahat ng ulam. So, si Ama, dyan siya kukuha. Alright, so, yeah. Pa, mamaya mo na lang lagyan ng tubig. Pagkatapos nila kumain, tanggalin yung patukaan, tsaka doon ilagay yung tubig. Alright, so, yun si Ama, napakasipa, grabe. Napaka, ano yan, tawag dito, napaka-solid. Yan, tingnan nyo. Kung paano mag-monitor yan, ayaw nga niyang gawin ano eh. Born to die yung mga ibon eh. Pero kailangan kasi. So, kasi ano, magpapakawala na rin tayo soon dito sa mga warriors natin dito sa first group. Yan. So, ito kasi third day nila na dire-diretso yung labas. Dito, yung itong Avery natin na bakal, nung nandito, halos araw-araw sila lumalabas. Pero, ang pinakahabol ko kasi, hindi nila nakikita na buo yung kulungan. Parang ganito lang nakikita nila. Hindi katulad pagka nandito na, yan, kita na hanggang sa taas. Kita nila lahat. Yan. So, naano ko sila at least 1 to 2 weeks na, ano, siguro mga third or last week ng, ano, third or last week ng April, yan na, mag-start na tayo mag, ano, magpakawala. Ang gagawin natin na unti-unti lang. So, ito ay, lahat to ay, ano, tag dito, first group. Ang ginagawa ko kapag ina-update ko kayo sa win campaign natin, ang ginagawa ko is lahat ng first group nandun lahat, tas yung tawag dito sinasarado ko yon, tsaka ako pinapakawalan yung second group, nandito sila, tapos pinapaklak ko na, tapos ginagawa ko naman pag naklak na sila, yung iba kasi di nakakapaklak, nakakalimutan kong isarado yung nandoon. So, ginagawa ko, pinapapasok ko na muna lahat ng ano, yung mga, kasi yung iba pasaway, ayaw pumasok. Yung mga sa second group, ayaw pumasok, so binubuksan ko pala yun. Tapos, papapasukin ko sila, tsaka ako papapasukin yung first group. Yan, lahat sila, rekta na dito, nagka-clock sila. Tapos, kapag nakapag-clock na sila lahat, ilalabas ko ulit yung second group na naka-open na yan. Pero mababayaan ko sila, so then doon ko na sinasanay sila na pumasok dito. Yan, pero ngayon, all goods na yung second group natin, medyo, ano na, kapag tinatawag mo sila is pumapasok na talaga sila, pero may mga pasaway pa rin na parang hindi natututo. So, masyadong ano, tag dito, mahina yung ano niya, yung pagpasok niya, pero masasanay din yan mga yan. So, ito, ito yung si, ano to, si number 4. Yan, number 4. Si number 4 ang pinakamaamo sa atin. Yan yung ibon na to. Yan. Lagi yan. Gusto niyan tukayin yung ano natin lagi. Yan o. Makikita nyo sa isang video natin na nakaano tayo, nakatambay lang. Tawag dito. Ito, Tristar Rindasan. Yan o. Yan, dalawa sila. Maamo sila. Yan. Yan o. Ano? Si ano naman? Si 503. 503 tsaka si number 4. Yan. 503 tsaka number 4. Ah, babae oh. Babae pala ito si 503. Yan. So, mga ano yan, mga maamo. Alright. Ah, hindi. Babae ba lalaki? Namamaris eh. So, itong mga to, kapag sumipol tayo, ano yan, tag dito ah, natataranta na sila. Dahil alam nilang kakain na sila. Subukan natin ah. Mga ano eh, tag dito mga ano na talaga masunurin. Pero yung pinaka nagpapabilis pumasok sa kanila, yung ano, yung sampito na yung malakas, yung ginagamit natin. Ayun talagang ano, tag dito papasok talaga sila. Kasi sanay na itong mga to. Yan, mga ano natin, tag dito first group. So ginagawa ko kasi sa mga to, same time lang lagi yung kain nila, alas 12. Yan. Eh magano pa lang, mga 11:30 something pa lang. Kanina pa sila rito ng ano, alas 7 na nakatambay. Labas-pasok lang sila, binuksan ko yun nandun para labas-pasok lang sila. Pero kapag papapasukin ko na talaga sila, sinasarado ko doon para lahat sila rito natatarantang pumasok. So bigyan natin ng sample kung gaano sila kaano. Di ko alam kung nandito yung pito ko, nandun sa loob eh. Pero subukan natin kasi pag nakita nila akong pumasok, ano sila, tag dito taranta. Isa yun sa mga good sign. Yan, sa mga good sign natin ano. Dito, layo pa ng inikot natin.
sa mga good sign natin ginagawa. Ito na. Mga second group natin mamaya lalabas sa launa. Okay, so ano na natin sila? Yep, wala, isa lang. Upuin na natin sila. Teka, pero tingnan natin bago natin sila utuin. Kuha muna tayo ng pito. Ay, wala rito. Pang-uto natin ito. Subukan natin to. Oh, yung mga bantay natin, oh. Ano, si, ito si uto lang pinaka, ano natin. Bantay kasi meron siya sa kabilang side. Oh, di ba? Ito, dalawa kami naman sa loob. Tapos si uto lang dyan, oh. Para nakikita dyan rin labas. Okay, so, subukan natin. And then, okay. Alright, 1, 2, 3, camera, action. Come on. Dito. Palabasin lang natin sila ulit. Ayan na sila. Ayan na, tatarot ka na, oh. Diba? So, isa yan sa ano, tag dito, ginagawa natin na routine ng mga ibon. Ayan. Kumbaga, mas tutok tayo ngayon sa lahat ng ibon. Dahil, kailangan, kapag nag-alaga kayo ng ibon, dapat kayo yung nasusunod, hindi yung ibon nyo na kung anong oras lang nila gustong pumasok, doon sila papasok. Pero, ano, balikan sila, sabi na, loko tayo, ha. Yun, kailangan kayo yung nasusunod, hindi yung mga ibon nyo. Yan ang mga isa sa mga ano ko, dapat nangyayari kapag nag-aalaga ka ng mga warriors. Alright, so subukan ulit natin silang tawagin. Yan, last. Ubus yan kapag lalo pag narinig nila yung pito, nako, ubos yung mga ano, pag dito yung mga nakatambay doon. So, isa yan sa gagawin natin kapag nagpakawala na tayo, syempre kailangan same routine, same lang, pakawala tayo ng maaga, tapos haya lang natin sila, tapos kapag mapapakain na tayo, tatawagin natin sila. Alright, so isa yan sa kailangan nilang ano, tag dito, matutunan. So, sa first group natin, wala na akong stress. Wala na akong ano, tag dito, wala na akong masasabi sa kanila. Okay na sila. Kumbaga, kapag tinawag mo talaga sila, wala na rin pasaway. Lahat yan, kapag tinawag mo, is, ayun sila, abangan. So, kapag tinawag mo is, ano, nasunod. So, ano yan, tag dito, iba talaga yung ano natin ngayon. Iba talaga yung year natin ngayon. 2024, mas tutok tayo sa ibon. Medyo makaliwalas yung ano natin, pag-iisip natin, di kagaya nung last year. Marami tayong error. Sabi nga eh, di ba? Tag dito. Sa una talaga, trying ano lang muna. Trying error lang muna. Pero syempre, kapag may nag-error na sa'yo, bakit mo pagagawin, di ba? Kumbaga, ano na yun, dagdag kaalaman na yon. Ibig sabihin, isang alaala na lang yun na isang pagkakamali na dapat nang hindi maulit. Kailangan matututo ka, di ba? Kaya sa may mga suggestion dyan, sa mga merong mga gustong ano sa akin, sabihin, comment lang kayo, rekta, ano nyo ako, rekta PM, nakikinig naman tayo, hindi tayo mahilig sumalungat. Kumbaga, kung ano yung opinion ng isa, sundin natin, pero pag alam natin mali, bakit natin gagawin? Alright, so ayun na nga mga kaburo ko to. Yan na, siguro hanggang dito na lang muna yung update natin. And then, ito mga ibon, ayan. Yan, gawin natin itong thumbnail. Ayan, 1, 2, 3, camera, action. Ayan, meron na tayo ng pang thumbnail natin. Ganda ng bluebird na to, kanino kaya to? Ayan o. Ayan, wala layo. Ayan. Ayan, wala, ang bilis. Ayun, yung ganda bluebird na yan, oh. Oh, may tag. May ano, may clip ring na pula. Ayan. Ayan, ganda, oh. Alright. So, yun na nga. Yung about sa clip ring, di ko muna tinanggal yung mga clip ring sa mga nagpadala sa atin ng may clip ring. Pero, kapag malapit na yung ano, activation race, yung ano na natin, tag dito, yung hand po, ano na natin, tag dito, inventory, hand inventory na natin, kumbaga, iisa-isay na natin yung mga ibon,
Doon ko natatanggal yung mga clip ring. Dahil sa totoo lang, bawal dapat talaga yon. Dahil baka isipin ng iba is meron tayong mga palatandaan. So, ngayon, pagbibigyan ko muna sa training. Dahil mag-ano pa lang naman tayo, magpapaamo pa lang tayo. So, ngayon, makikita nyo yung mga ibon nyo. Ayan. Ayan, makikita nyo pa yung mga ibon nyo. Ito, tulad na ito, ganda na ito. Ayan yung... Ayan, kung kanino man yan, may blue na clip ring. Ang ganda, oh. Di pa siya naglulugon. So, makikita nyo yan ngayon. Pero kapag ka... Ano na natin? Yung naghan, ano na tayo, yung isa-isa na natin lahat yan. Napa-lowplay na natin lahat yan. Napapakawala na natin. Nakikita na natin na may mga lumalayo. Ayan. Basta start na lang ano. Pag malapit na mga activation race, yan. Doon ko natatanggalin lahat ng mga clip ring. Alright, so ngayon... Palatandaan nyo muna yan. So ito, si Ama busy. Yan. So hanggang dito na lang muna siguro yung video natin. Yan. Ito ay sa all day o hanggang bukas pa sila rito. Yan. Siguro hanggang bukas pa sila dyan. Yan, pababayaran namin sila dyan bago namin sila papasukin doon. Sa, bago namin sila turuan na tag dito, turuan mag trapping kasi never pa silang na trap training. Okay, so yun na nga, hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aming channel. Peace out. Let's go.